cái này của nó. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So, dito tayo ngayon guys, may panibago na naman tayong project. Kaya kagaya nga nung sinabi ko sa huling video ko na kasunod nating i-upload, ito yung kung paano ipalitan ng transmission yung tanker. So, andito na tayo guys. Samahan niyo ako guys. Kapit na natin yung transmission. So ito para guys yung mga gamit namin na gagamitin. Ito yung hawak ko ay chain block. Yung tubo naman noon ang tinatawag doon ay tripod. So yan lang guys yung ating gagamitin para maikapit yung transmission. So let's go guys. Oras pala ngayon guys is 11 ng umaga. So taga-taga lang guys, medyo mainit kasi nga malapit na yung Holy Week. So kapit na natin to para maalis na itong tanker na yan dito kasi alis umabot na siya ng kapit na isang taon. So ang nangyari, hindi wala palang mahanap na piyesa para doon sa kanyang transmission. So nagdesisyon yung may-ari na bumili na lang ng surplus na transmission. Surplus Japan na transmission yung nabili niya. So sa ngayon, hindi ko alam kung magkano yung presyo, kung magkano yung transmission ng tanker na ito. So samahan nyo kami guys at isasalpak na natin ito yung transmission. So yun na nga guys, inila namin pa lapit yung transmission ng dito na maitutok na siya dito sa makina. Pagtapat niya yan, atake na natin pataas para pagtapat niya, then pwede natin i-bolt. So huwag niyong kalimutan guys, please like and subscribe para update kayo guys sa i-update ko yung video. So yun nga, lapit nang maisalpak yung transmission. Kunting galaw-galaw na lang ito. At maibolt na niyang kasama ko doon sa ilalim. Then pwede na natin tanggalin yung chain block. Pero yun nga, tiyaga lang muna. Saglit lang naman ito ikabit. So yun na nga, itapat na doon sa butas, then lalagyan na ng bolt. So alisin na natin itong chain block para makagalaw tayo doon sa ilalim. Maigpitan na yung dapat igpitan. So tanggalin na natin ito guys. Kailangan siguro 10 minutes na isalpak na namin kaagad yung transmission doon. Paano natin ito guys, kaya magigpit na tayo ng tornilyo pang malakasang
tools yung gagamitin natin. Kasi nga, ang lalaki ng mga bolt nito. So, kung mapapansin nyo kayo, ang ingay ng grinder. Kasi dyan nga sa kabila, nag-grinder sila. So, ito nga, sasalinan na natin ng gear oil. Kasi, na-drain na natin yung dati niyang gear oil. So, panigurado, papalit tayo ng gear oil. So, kaganina pala guys, pagbukas namin ng drain plug nito, ang daming tubig. Mali yung nabili pala nito ay Surplus Japan. Kaya tama yung decision namin na palitan ng gear oil. So sila yung dalawa ko kasama yung pinalagay ko ng gear oil para makuha ko ng video ng maayos. Papakita ko mamaya sa inyo guys kung saan namin pinaan yung oil, gear oil. So, ito pala guys yung ginamit namin gear oil gold gear. Yan, hanggang dito pa kulay blue yung natira. Hindi namin talaga totally inubos. So, dito namin itinaan sa taas. Yan, kung mapapansin nyo, yan yung nakabukas. Yan namin tinaan. So, tatakpan na natin ito. Nagamit lang tayo ng beta grip. Para gano'n yung magkasirubing gasket ko. Then, takip na natin. Natakpan na ito. Ito naman tayo sa baba. Yung ito. Yan, kung makikita nyo guys. Yan naman tinaan. Yan. Yan lang pala guys yung aming mga tools na ginamit ko. Tapos, yan yung tripod. Tinatawag na tripod. And then, naglagay kami ng bakal dito sa ilalim na malapad. Tapos, pinadulas namin dito yung transmission. Yan, yun ang transmission. Yan. So, yun na nga guys. Salpak na natin. Hanggang dito na lang muna siguro guys yung ating video. Abangan nyo guys yung susunod kong upload. So, siguro by next day mayroon tayo i-upload na video. Abangan nyo guys. So, huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating mga bagong upload na video. So, hanggang dito na lang guys. See you the next video. Bye bye.